Hello guys! Welcome back to my channel, Malantados World. Yes, for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa nitong doormat and then shorts for kids using scrap materials. So, let's start guys! 5, 4, 3, 2, 1, 2! Ayan, ito na nga yung ating mga gagamiting materials para sa ating gagawin na short and then doormat for today. Ayan, so ito daw, meron ako dito mga pinagtabasan or scrap na mga tela. Ayan, so mga galing to sa dati naming mga tahe na mga ternon, spandex na pantulog, pangbahay. Ayan. So meron din ako ditong nabili na tela galing sa Changi. Ayan, binili ko talaga siya para gawin doon sa may doormat, doon sa outer part ng doormat. So yung gagawin natin doon sa mga scrap lang ay pampalaman lang natin siya sa doormat. Ayan. So, papakita ko sa inyo guys kung paano tayo mag-start and then hanggang matapos natin yung short and then yung doormat. So, ito na nga guys. So, syempre, first step natin. Ayan. So, ang una ko munang gagawin yung short muna guys. Kasi, nakita ko na medyo malaki pa naman itong mga pinagtabasan na tela. So, parang pwede pa ako siyang gawin na short. Ayan. So, ito na nga. Pagdidikitin ko lang siya. Yung mga kabilaan ay pagtatahiin mo lang siya. So, pagdidikitin mo lang siya hanggang mabuo na siya. Ay, makagawa na tayo ng medyo malaking tela. Enough para sa ating gagawing short. So, ipagpatawan niyo na yung lamesa ng aking makina. So, ganyan talaga yan. Ayan. So, after natin dyan, syempre, pagdidikitin pa rin natin yan hanggang lumaki nga yung ating tela na ginagawa. So, mamaya ay tatabasin natin siya na pang short na talaga. So, ngayon, dahil nga maliliit pa yung mga parts niya, so, pagdikit-dikitin lang natin. And then guys, syempre after natin doon na mapagtagpi-tagpi na yung ating mga maliit na tela, ito na nga, gumawa na ako ng pattern para sa ating gagawing short. So ayan, gumawa lang ako ng isang karton or cardboard, ayan. So medyo alam ko na yung kung ilan yung sukat, so ayan. So gumawa na ako agad. And then, lalapag-lag natin siya dito at syempre gugupitin natin siya na parang katulad lang niya ng ating ginawang pattern. And guys, so after niya, syempre, ipagdidikiting natin. Ang una nating tatahiin ay yung inseam and then back seam ng ating gagawing short. Ayan yung kabilaan yan. Yun ang una nating gagawin. So, pwede rin gamitan ng aging or 4 threads to. Kaya lang hindi ko na nga ginawa. So, yan lang. Para lang ipakita sa inyo. Sample lang yan, charot. Ayan. So, pwede yan gamitin para okay naman din yung kakalabasan nun. Pero okay din naman to kasi nga natapos naman natin. And so, after yun natin gawin yung inseam and then yung back seam. Ayan. So, pagdikitin natin yung sa punja niya. Ayan. O, diba? Ang bilis-bilis lang. So, right after nyan, guys, isusunod naman natin. Baliktarin natin. Ayan. So, ngayon, buo na yan. So, gagawin na lang natin ay yung hem. Ayan. Sa may bandang baba, yung bottom part ng ating short. So, ipo-fold lang natin siya.
and then papasadahan na natin. Ayan. So, diba? So, kahit na parang papatapon na yung mga gamit natin, so, pwede pa rin natin siyang magamit. Kung pang-araw-araw lang naman ang bata, pwede rin naman itong pang-araw-araw. Ayan. Maganda itong, maganda kasi itong tela na to. So, lalo na ngayon, summer. So, masarap siya sa pakiramdam pag sinusuot siya gato tela na spandex. Ayan. So, ngayon nga guys, so, medyo okay na siya. So, ang kulang na lang, syempre, yung ating garter. So, i-attach lang natin yung ating garter dito sa back and front. Ayan. So, saka natin siya ipo-fold. Ayan. So, after din sa back, then, syempre, sa front naman natin. So, attach din natin siya. Ayan. So, pagka-attach natin siya, ipa-fold lang natin siya ng 3 times. Ayan. 1, 2. Then, 3 na pala yung pantahi niya. So, 2 times lang po natin yung pinold. Ayan. So, tutupin lang natin din katulad dun sa may bottom part. So, ayan. Hatak-hatakin lang, guys. And then, syempre, kailangan lang na manage lang natin yung ating paghatak. Kasi nga, baka mamaya habang paghatak mo, sumama yung karayom, hindi mo babalian ka ng karayom. Session na kayo sa emoji. So, nagmamaganda yung emoji dyan. Yan, so, hatak-hatak lang hanggang matapos natin yung ating garter sa ating shorts. Yan. So, after yan guys, syempre, trim-trim natin. Tanggal natin yung mga excess na sinulid sa ating ginawang short. Ayan. So, okay na siya, guys. Ayan. So, this time, guys, ito naman tayo sa ating doormat. Ayan. So, ito yung gagawin natin na back part ng ating doormat kasi nakita nyo naman yung kulay green and blue, yun yung ating front. Yung upper part. So, ito yung sa may lower part, sa may ilalim. Ayan. So, ayan. Didikit ko lang yung ating green para yan yung magiging upper part ng ating doormat. Yan. So, pagdikitin nyo lang, combine nyo lang yung back and front. Yan. So, after yun, guys, ayun na nga. Natanggal pa tayo ng sinulid. Naubos na tayo ng sinulid sa ilalim. Magre-refill lang tayo. Then, after nyan, syempre, babalik ta rin natin and then lalagyan natin siya ng palaman sa loob. Yun na nga. Yung ating mga pinagtabasa na scrap na tela. Yan. So, balik ta rin natin siya, guys. And then, make sure lang na yung mga edges niya is pointed. So, para okay naman yung gilid. Ayan. So, ayan nga. Hatak-hatakan nyo lang yung mga gilid yan para makita natin yung edge. Ayan. So, ito lang guys. Yung ating aking sinasabi. So, ito sa mga uniform pa to. Sa mga shorts to sa mga uniform. So, pinagtabasan na to sa mga sa aging. Ayan. So, lagay lang natin siya. So, konti lang ilalagay nyo guys kasi hindi naman kailangan na napakarami. Hindi naman tayo gagawa ng unan. So, tatahihin lang natin siya ng pabilo. Ay, pa. So, pa-square naman yung ginawa ko dito. So, pwede rin round. Pero, depende naman sa inyo kung paano nyo gagawin. So, akin, dire-diretso lang siya para okay. So, dahan-dahan lang kasi nga, baka, medyo makapal siya. So, baka may tendency na mabali yung karayom. So, dahan-dahan lang siya. Yan. So, nakikita nyo naman. Hindi ko na kailangan sabihin pa naman. Malapit na siyang matapos. Yan. So, first time kong gumawa ng ganito, nangangapa pa rin ako kasi parang takot ako mabalian, nakakagulat ako mabalian ng karayom. Yan. Minsan kasi tumatalsik yung karayom pag nababali. So, ingat-ingat lang. Yan. So, dito sa may gilid naman natin, meron din ako pinabas dito na para
naka-line siya na tela. So, ayan, tinabas ko talaga siya na pa ganyan. So, papangalagay siya sa gilid. Ayan. So, tatahiin nyo lang sa palibot ng ating doormat. Yan. So, yan guys. So, nakikita nyo na mamaya na malapit na akong matapos. O, diba? Nakalagay na sa lahat ng gilid yung ating na straight na tela na ginupit. Kalimutan ko anong tawag dyan. Bias. Ayan. So, yan yung pinatawag na bias. So, meron dyan mga maliliit na mas maliit pa dyan. Yan. So, kasama talaga sa mga tinatahi sa mga iba-ibang mga bag. Yan. So, more on panglagay talaga sa mga edges ng mga tinatahi. Yan. So, ang hirap sa, ang pinakamahirap talaga ang tahiin yung parang bandang sunok niya kasi kailangan mo pa siyang i-fold. Yan. Hindi ka tulad, unlike sa may dire-diretso lang siya, so, fold ka lang ng fold. Pero dun sa gilid talagang kasi may pa-triangle pa siya, so, ang hirap niya. Pero okay lang naman kasi matatapos naman na nakita niyo naman. After 20 years of waiting. Ayan. At ayan na nga. Tapos na ang ating doormat. Alhamdulillah. Ayan. So tanggal-tanggal natin yung mga excess na sinulid. Ayan. And then pwede na siyang tapakan. Yay! Thank you for watching. Stay tuned for my next vlog. At ayan na nga guys, ang ating finished product. Itong shorts for kids and then ang ating doormat. Ayan. So palagay ko hindi pa naman siya masyadong okay na okay kasi first time kong gumawa nitong doormat. Nahirapan pa ako magtahi sa kanya kasi medyo makapal siya. Ayan. Thank you for watching guys.